Makailang ulit pang tumingin sa salamin si Angelica bago siya lumabas ng kanyang silid. Pilit na sinusupil niyang tuwang nararamdaman habang pinananatili niyang patag ang ekspresyon niya. Pababa na siya ng hagdan nang marinig niya ang malakas na tawanan ng mga nasa sala. Pagbaba niya, hindi agad siya napansin ng mga ito. Naroon ang mama niya at ang bunsong kapatid niyang si JV. Wala roon si Caleb. May pasok ito. Tama na kasi mama. Si JV iyon. Nagtagis ang mga bagang niya na nakita. Naghaharutan ang mga ito. Kinikiliti ng mama niya si JV na panay naman ang tawa. Natigil lamang ang pagkaharutan ng mga ito nang mapansin siya. Lika, gising ka na pala anak. Ngumiti siya ng mapait. What a beautiful scenario. Sayang at hindi ko nadala ang kamera ko. Sarkastikong sabi niya. Nagtutumining ang isip niya sa lahat ng mga nangyari. Ang kapal-kapal ng mukha ng nanay niya. Sobrang pagmamahal ang ipinakita nito sa anak nito ngayon. Samantala wala ito sa katiting na pagmamahal na ibinigay sa kanya noon. Napuno siya ng labis na galit at pagkamuhi. Gusto niyang durugin ang pagmamahal ng mga ito. Gusto niyang iparanas din sa mga ito ang lahat na paghihirap na naranasan niya sa lumipas na taon. Paglabas niya ng bahay ay eksaktong dumating si Adam. Umibis ito mula sa isang asul na sasakyan. Umangat ang isang sulok ng mga labi niya nang makita ang magarang kotse. It was a shining blue Lexus FLA. Showing off your wealth? Hindi niya napagilang sabihin. Kumunot ang noon nito. Hey, anong problema? Nagkibit balikat lamang siya. Nagpatiuna na siya sa pagsakay sa kotse nito. Tahimik lang siya sa buong durasyon ng biyahe nila. Hindi naman ito nagpumilit kausapin siya. Tumigil sila sa tapat ng isang malaking bahay. Ipinasok nito ang kotse sa driveway. Nagpatiuna siya sa pagbaba ng huminto iyon. Isang napakalaking bahay na ipinaghalong American at Spanish style ang structure. Talagang ang ipinapakita nito sa kanya ang taglay na yaman nito. Marahil ay inaakala nitong madali na siyang bibigay rito sa ngalan ng pera. Nagkakamali ito ng akala dahil marami rin siya niyon. Humarap siya rito upang suplahin ito nang may lumabas sa gilid ng bahay na isang lalaki. Natansya niya ay matanda rito ng ilang taon. Nagkamay ang mga ito bago lumipat sa kanya ang tingin ng lalaki. Hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang binibining kasama mo? This is Angelica. Babe, this is Yon, a good friend of mine. Gusto sana niya itong sabayin sa paggamit ng endearment. Ngunit naunahan siyang magsalita ni Yon. It's nice to finally meet my friend's girl. I hope your relationship will last. Bagaman wala naman mali siya sa pagkakasabi nito, ay hindi pa rin niya nagustuhan iyon. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito nang hindi ngumingiti. Nakasanayan na niya na hindi ngumiti sa mga bagong kakilala. Ilang saglit pa na nag-usap ang mga ito tungkol sa kotse na pag-aari pala niyon. Si Adam lamang pala ang pinakiusapan nito na mag-drive test. Gusto niyang mahiya sa sarili sa mga iniisip niya kung ano-ano tungkol dito kanina. Paglabas nila ng gate, ay agad na hinawakan siya nito sa kamay. Napapitlag siya ngunit hindi naman niya tinangkang bawiin ang kamay niya. Sa katunayan, ay nakaramdam siya ng katiwasayan. Paglabas nila ng subdivision ay sumakay sila sa isang nakaparadang pedicab. Hindi niya naiwasang mangiti habang nasa loob. Kanina lang ay nakasakay sila sa isang magarang sasakyan. Pagkatapos ngayon, ay sakay na lamang sila sa isang pedicab. Sa totoo lang, mas gusto niyang pakiramdam ngayon kaysa kanina. Bumaba sila sa isang tila palengke.
maingay at matao ang lugar. Ilang ulit siyang nabangga o nakabangga ng mga tao. Tumigil sila sa stall ng mga nagtitinda ng iniyam. "Do you know these foods?" tanong sa kanya ni Adam. Naroon na naman ang panunukso sa mga mata nito. Umingo siya. "Hindi ako kasing inosente gaya ng inaakala mo." Tumawa ito. "Nakakain ka na ba ng mga ganitong pagkain?" Napalunok siya habang nakatitig sa mga iyon. "Ay, oo naman." Nagsasayaw sa kaaliwan ang mga mata nito. "Okay then, let's race. Paramihan tayo ng makakain na isaw." Nanlaki ang mga mata niya. "Isaw?" "Yeah, that one." Iningusto nito ang mga bituka ng manok na nakatusok sa isang stick. Parang gusto niyang himatayin. Hindi pa siya nakakain ng bituka ng manok kahit kainan. Hindi siya makapapayag na pilitin siya nitong makakain niyon. "Ayokong mamatay sa hepatitis." Bulyaw niya rito. Tuluyan na itong napahalakhang. Maging ang mga nagtitinda ay nakitawa na rin dito. Sa awa naman ng Diyos ay wala pang namatay na parokyano namin ining. Nakangiting paliwanag ng aling nagtitinda. Malinis ang pagkakagawa namin niyan. Gusto na niyang lumubog sa lupa sa labis na kahihiyan. Parang halos na mga nagtitinda at bumibili roon ay tumitingin sa kanya. Dahil iyon kay Adam na ito. Isa lang ang paraan. Kailangang manalo siya sa lalaking ito. "So ano ang mapapanaluna ng mananalo?" Lumawak ang ngiti nito. "What about a kiss for the winner?" Nagsalubong ang mga kilay niya. "That's what you want?" Kung akala nito ay urong siya ay nagkakamali ito. "Iba ang hihilingin ko kapag ako ang nanalo." Ginisihan siya ni Adam. "Deal." Kailangan nilang magpaunahan na makaubos ng 15 stick. Ang mauuna ay siyang manalo. Ilang saglit pa ay tila sila mga artista na pinalilibutan ng mga tao. Lahat na nakapalibot sa kanila ay nagsisigawan. People were cheering them on. Hindi niya akalain na masarap pala iyon. Nang magtama ang mga mata nila, ay napangiti siya. She enjoyed every moment of it. Hindi niya alam kung sinadya ba nitong magpatalo. Mas gusto niyang isipin na natalo nga niya ito talaga. Napakasaya niya. Tinalo pa niyo ng kasiyahan niya tuwing nakakapag-close siya ng multi-million deal sa kumpanya ng tita niya. Ngiting-ngiti siya habang naglalakad. Ito man ay nakangiti rin. "Natalo mo ako. Anong hihingin mo?" tanong nito pagkakuan. Huminto siya sa paglalakad. Tumigil din ito sa paglakad nang mapansin nitong hindi na siya kasabay nito. Tiningnan siya nito. Nagtatanong ang mga mata. "Maraming salamat, Adam." Talagang labis na nagpapasalamat siya rito. Ito ang tagapagligtas niya. Kanina lang ay pulos galit at pagkamuhi ang nangingibabaw sa kanya. Ngunit ngayon, ay payapa na ulit ang puso niya. "For what?" She gave him the best smile she could ever afford. "Gusto kong baliktarin ang ibinigay mong kondisyon." She looked puzzled. Humakbang siya palapit dito. "The winner gets the chance to kiss the loser." She gave him a sounding kiss on the lips and walked past him. Nakakailang hakbang na siya nang linungin niya ito. Nakatulala ito habang hawak ang mga labi nito. Napatingin siya sa kanya, kaya nagtama ang paningin nila. Nang umiti siya ay umiti na rin ito. Nagpatuloy ulit siya sa paglakad. "Sigurado ka bang kaya mo na?" Napatingin si Angelica kay Adam nang mahimiga niya ang pag-aalala sa boses nito. Kasalukuyan silang nasa hasanda nito. Maaga pa lang ay sinundo siya nito sa bahay nila upang mamasyal sa buong lupain ng mga ito. Tinuruan siya nitong mga bayo.
at ngayon ay subukan niyang sumakay ng mag-isa. She grinned wickedly. Don't underestimate me. Humahalakhak ito. If you say so. Tinulungan muna siya nitong makasakay bago ito sumampa sa sarili nitong kabayo. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang safe siya dahil kasama niya ito. Ilang saglit pa ay magkaagapay na sila nito sa pangangabayo. Hindi niya masupil-supil ang ngiti sa mga labi niya. Her heart was overflowing with gladness. Napakalawak na mga lupain ng mga munti mayon. Natitiyak niyang napakayaman talaga ng mga ito. Ngunit ni minsan ay hindi niya naringgan ng pagmamayabang ang binata. Dahil doon ay lalo siyang napahanga nito. Ano-ano ang mga pananim ninyo rito? Interesadong tanong niya. Pinakamalawak na bahagi ay palayan, pero meron din mga tubo. May bahagi rin na pulos mga mais at niyo. Sa pinakadulo ay mga sagingan. Sa tansya niya ay 1,000 hektarya ang lawak ng buong lupain. Ipinagpatuloy nila ang marahang paglibon. May natanaw siyang kubo malapit sa taniman ng mga mais. Can we go there? She asked wistfully. You want to go there? Tanong nito. Yes. Ngumiti siya rito. Malayo pa lang ay natanaw niya ang mga tao roon. Inilalayan siya nito pagbaba. Tila iisang tao na bumati ang mga ito sa kanila. Dito na po kayo kumain, sir. Yaya rito ng isa sa mga trabahador. Agad na nagpaunlak ito. Magkatabing umupo sila sa pinakagitna ng mahabang mesa. Nasa 15 siguro silang lahat. Nakalatag sa dahon ng saging ang mga pagkain. Umuusok pa ang kanin. Ang ulam na naroon ay pritong tilapia at ginisang kamatis. Nagsimula silang kumain. Binigyan siya ng kutsara at tinidor ng mga ito, samantalang nakakamay ang mga ito. Maging si Adam ay nagkakamay rin. Masasabi niyang malapit talaga ito sa mga trabahador. Ibinaba niya ang kutsara at tinidor at nagsimulang magkamay. Nagkatinginan sila ng binata. Kapag kuwan ay sabay pang natawa. You eat with your hands like a pro. Lalo siyang natawa dahil alam niyang tinutukso lamang siya nito. Nahuhulog sa kamay niya ang kanin at ulam. Alam ko. Pagsakay niya sa pang-aasar nito. Pangiti-ngiti lamang ang mga kasama nila na tila ba kilig na kilig. Lalo na ang mga kababaihan. May palagay siyang bukas pa siya matatapos sa pagkain niya. Here. Iniumang nito sa bibig niya ang kamay nito na may lamang pagkain. Nang tanggapin niya iyon, ay inulan siya ng panunukso mula sa mga kasama nila. Sir Adam, pakasalan niyo na po para araw-araw na kayong ganyan. Tukso ng isa. Oo nga naman, sir. Araw-araw namin kayong ipaghahanda ng pagkain dito. Anang ng isa pa. Nang umiti siya sa binata, ay lalo pang lumakas ang tuksuan. Pakiramdam niya ay busog na busog siya pagkatapos nilang kumain. Kahit siguro 1 linggo siyang hindi kumain, ay tatagal siya. Iniwan nila ang mga kabayo nila sa kubo at kasalukuyan silang naglalakad patungo sa bukid. Mas maganda at presko raw doon. Mabuti na lang at maulap ang panahon ngayon at malamig ang simoy ng hangin. Hahabulin ka ng mano. Nakangiting usal nito. She wrinkled her nose. What? Nang aasar na naman siguro ito. He grabbed her close to him and picked something on her chin. This. Ipinakita nito sa kanya 1 butil ng kanin. Hahabulin ka ng manok dahil dino. Lalo siyang natawa. Kapag kasama niya ito ay nagmumukha siyang inosente at walang kaalam-alam.
when all along she thought she was smart and unreachable. So, ayaw mo pala akong habulin ng manok? Natatawang pakli niya. Mabilis naman akong tumakbo. Pinisil nito ang baba niya at inangat iyon. Hindi ako papayag na tukain ka lang ng kung sino-sinong manok. Kahit sa manok, magsiselos ako. He said, grinning from ear to ear. Napatitig siya sa nakangiting mga labi nito. Bakit ba ganoong kapula ang mga labi ng lalaking ito? Napalunok siya ng unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Kung mayroon man siyang nais mangyari ng mga sandaling iyon, ay walang iba kundi ang mahalikan ulit siya nito. Gayunpaman, nakikita niya sa sulok ng mga mata niya ang pagmamasid ng mga tao sa loob ng kubo ng pinanggalingan niya. She turned to her left, so his lips landed to her hair. I'm not that easy, cowboy. She whispered, almost kissing his ears. He groaned softly. Halos pabulong lamang ang ganti nito. Humahagik-gik siya bago muling nagpatuloy sa paglakad. Ilang saglit pa ay narating na nila ang bukid. Para siyang batang napasigaw. First time din niyang makapunta sa bukid. It was more beautiful, seeing it in person, than in photographs. Let's race. Kumikislap ang mga matang hamon nito sa kanya. Race for what? She asked. Paunahan tayo sa pagtakbo sa pilapin. Ang unang makarating sa dulo ay siyang panalo. Napangisi siya. Inunahan na niya ito sa pagtakbo sa pilapin. Sigurado siyang mauuna siya rito. Ngunit napasigaw siya nang umangat siya sa lupa. Hawak siya nito sa baywang at inangat siya mula sa likuran. Inilapag siya nito sa naaararong lupa na wala pang tanim na palay. Tinangka niyang tumayo. Ngunit nagkadulas-dulas lamang siya. Kumulapol sa mukha at katawan niya ang puti. Kinawayan pa siya nito bago ito muling nagtakbo sa pilapin. Hinahamon talaga siya ng lalaking ito. Hinubad niyang suot na rubber shoes at tumakbo pa sa nudino. Tinalo niya ito at sumampa sa likod nito. Tuluyan siyang pinasa nito sa likod habang tumatakbo sa pilapin. Ipinunas naman niya sa mukha at leeg nito ang putik na nasa kamay niya. Tawa siya ng tawa habang panay ang angal nito sa ginagawa niya. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.